niya sabi, kung gusto niya subaybayan, nandito sa Acts chapter 26. Ang babasahin po natin ay magsisimula tayo sa 6 hanggang 8. Tingnan niyo po ang sabi naman ng salata. At ngayon nakatayo ako upang hapulan dahil sa pag-asa, sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Ano sabi niya? Pastor Pablo, nandito siya, harap siya si Haring Agripa. Sabi niya, ngayon Haring Agripa, hahatulan mo ko. So nandito siya sa'yo. Kahatulan siya nino, ni Agripa. Pero hahatulan mo ko, dahil sa aking ipinangaral, ano yung pinangaral niya? Sabi niya rito, at ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. So merong ginawa ang Diyos. Kanino? Kay Abraham. Meron siyang pangako. Kay Abraham. Okay? Sa mga magulang. Kay Abraham, kay sa akin, kay ako. Ano yun? Tuloy natin. Dahil sa pangakong ito, okay? Ang aming 12 angkan. O, saan umusog na yung panahon? Saan ba na yung 12 angkan? Yun yung pinamunahan ni Moses, yung Israelita, no? Yung 12 tribes. Diba? Maging dito sa ano, mga Israelita ito, itong pangako ng Diyos na ito, ito yung gusto nilang makamit. Tuloy natin, tingnan niya sabi. Dahil sa pangakong ito, yung aming 12 angkan ay buong pusong nagsipaglingkod sa Diyos, gabi at araw. Naglilingkod sila sa Diyos kasi may gusto silang matamo. Ha? Ah, sabi, na inaasahang kakauntin. Anong kakauntin nila? Yung pangako ng Diyos sa mga magulang. Okay, ano pa? At tungkol sa pag-asang ito, ano sabi? Ito, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo o hari. Kaya ito ang tanong niya sa verse 8. Tingnan niya sa verse 8. Ang sabi niya, bakit inaakala niyong ito'y hindi mapapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang ano? Ang mga patay. So ang pangako ng Diyos kay Abraham, ano? Bubuhayin ang mga patay. Naglingkod si Moses at ang mga Israelita sa Diyos gabi at araw, gusto nilang makampit ang pagkabuhay na muli ng mga patay. At yun nga, may pinangaral ni Apostle Pablo ng kanyang kapanahunan na ito ang naging dahilan kung bakit siya hinuli ng mga Hudyo. Para katulad. So, hindi lingid kay Abraham. Kaya ano sabihin ng Diyos, napatay mo si Isaac, si Isaac, o sige, papatayin ko, alam ko naman bubuhayin mo. Di ba? Naniniwala siya, meron siyang tunay na pananampalataya sa tunay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kung kung ang Diyos ay ano, ay nakagagawa ng tao, nakabubuhay ng tao, at siya rin ay ano, yung mga patay na tao ay pwede niyang ano, pwede niyang bumayin. Katunayan, ito yung pangako ng Diyos kanino? Kay Abraham. At ito ang gustong makamit rin ni Moses at mga Israelita at lalim-lalim na tayong mga ano, tayong mga Kristiyano. Yung buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng ating ano, pagkabuhay ng muli sa mga patay. Naman natin yan? Ngayon, itong talatang ito na sinulat ng sumulat ng Hebrew, ano magiging exhortation ito doon sa sinusulatan? Di ba yung mga sinusulatan, pinapatay sila? Sino ba sinusulatan? Yung mga Kristiyano, yung mga Hebrew Kristiyano noong panahon ni Nero. Noong 68 AD, di ba? Na kung saan kapag nahuli sila, pinakakain sila sa leon. Pag nahuli sila, sinisinabang sila sa arena. Di ba? At dito yung pinakikita na kung kayo'y mananatili sa ating pananampalataya, kung tayo man ay patayin, tayo ay muling ano, bubuhayin. Di ba sabi ng ating Panginoon Kristo, that's right, Matthew chapter 24, na kung saan ay yung mamamatay dahil sa kanya, sa pananampalataya sa kanya, bagamat siya ay patay, siya ay muling mabubuhay. Di ba? Yun ay pag-asa sa resurrection ng mga taong sasampalataya sa kanya. Katunayan yung binasa natin kanina, na 1 Corinthians chapter 15,
Sabi na sa natin kanina ito yon. Diba? Yung ebanghelyo dyan na sinasabi, na ipinangangalan ko sa Pablo ang tinanggap at pinanatilihan, ito yung hope, yung pag-asa sa pagkabuhay ng muli sa mga patay. Kaya nabasa natin yung kabuhay ng 1 Corinthians 15, di ba? Tungkol yan sa pagkabuhay ng muli sa mga patay. At yun nga yung pinangangalan ko sa Pablo. Walang saysay yung ebanghelyo na ipinangangaral kung hindi mo may pangangako sa tao na siya, kung siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay na kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Yun ang tunduan ng ebanghelyo. Magkaroon ka ng pag-asa na ikaw ay muling buhayin at ilagay ka sa buhay na walang hanggan. Kung ang pananampalataya natin, kung wala talagang resurrection, walang saysay ang ating pananampalataya. Tingnan niya sabi, dito, muli natin basahin dito sa 1 Corinthians 15, tingnan niya ang sabi. Tingnan niya yung argumento ng Apostle Pablo. Sunod-sunod natin. Sabi niya, ngayon pinatatalasas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matagalin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na po kayo magsasampalataya, walang kabuluhan. Verse 3 and 4, nakita nyo? Sa verse 3 and 4, ipakikita yung pagkamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Diba, madalas sinasabi natin nyo na ebanghelyo ay death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero walang saysay yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Kristo kung hindi tayo bubuhayin muli naman sa mga patay ng Diyos. Muli natin basahin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, at siya inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At ito yung mga ebidensya, no? Sabi nito, at siya ay napakita kay Cephas, saka sa 12, pagkatapos napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na makaramihan nito ay nabubuhay pa hanggang ngayon, hanggang 57 AD nabubuhay pa, yun na a-witness sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kasi sinusulat ito 57 AD. So malakas ang loob ni Apostol Pablo na ano, tunay na buhay si Kristo sapagkat ano, hanggang ngayon buhay pa yung nakakita. Okay? Sabi nila sapagkat, sabi nila, at saka napakita kay Santiago, saka sa lahat ng mga apostol, at saka sa pahuli-hulian ko sa isang ipinanganak sa tingang panampunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako marapagdapat na tawagin apostol sapagkat pinag-uusay ko ang Iglesia ng Diyos. Dahil pa sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan, sabagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. Ang sabi niya po sa Pablo, no, lahat ng mga apostol, ito lang ang pinangangaral, maging ako nga o sila ay gayon ang aming pinangangaral at gayon ang inyong pinananampalatayanan. Ano yung pinangangaral nila at pinananampalatayanan?